Oras po na ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Richie Tuanyo. Siya po ang dating presidente ng Philippine Travel Agencies Association at General Manager ng Asia Reps Travel Services Incorporated. Magandang umaga po, Sir Richie. Joyce Balancho, Robert Mano sa TeleRadyo Balita. Good morning, Joyce. And good morning sa kasama mo si Robert. Good morning sa inyo lahat. Opo, Sir Richie, kamusta naman po ang inyong monitoring sa mga travel agencies po ngayon? Marami na po ba ang nakakabawi ng kanilang kita? Hindi pa, Joyce. Medyo matagal-tagal pang makabawi kasi matagal din tayong nawalang ng negosyo. So malaki-laki kailangan babawiin ng mga travel agents as far as business losses are concerned, no? So maganda naman ang ano, maganda ang prospect natin kasi nagluluwag na yung mga borders and may relaxation din ng mga protocols. So hopefully may encourage din yung mga travelers na mag-travel na ulit. No? Mm-hmm. Marami pa po bang natira, sir, na travel agencies or marami na po talaga nagsara na rin? Marami naman din natira pa. Marami ding mga temporarily nagsarado na mga offices nila. In fact, may mga ilan na talagang they closed down their offices and just work from home, no? Kasi halos magdadalawang taon na rin tayong naka-lockdown and pinaka-apektado talaga diyan yung travel industry. So kami mga travel agents, we have been pinakamalaking cost namin is yung rental ng office. So we have some of us have decided to actually temporarily close the office and just work from home. Mm-hmm. Ito pong pagbabago sa quarantine classification dito po sa NCR and i-implementa rin po yung pilot implementation nitong alert level system sa iba pong mga probinsya sa labas pa po ng NCR. Tingin po ninyo by this time makakabawi po kahit papano na ang travel agencies? For sure yan, Joyce. That's what we can call a light at the end of the tunnel, no? So medyo naliliwanagan yung industriya namin ngayon sa pag-asa na nagre-relax yung mga protocol, nag-open up din yung mga destinations. So hopefully makaka-encourage din ng mga travelers, especially coming this December. Hopefully may magbabiyahe na ulit kahit domestically muna. Sir Richie, as of now, yes. Ano pa po ba yung mga pwedeng intervention na gawin ng gobyerno to help yung sector ninyo na makabawi kahit papaano? I think, Robert, the most important thing is a consistent ruling and implementation of protocols. Medyo mahirap kasi ang nahihirapan yung kami travel agents and even the travelers yung paiba-ibang protocols bawat destination. So understandably there might be variations, but at least the basic protocols there should be some sort of standard na nasusundan, and kukonti lang dapat yung deviation depending on the circumstances ng destination, no? I think that's the most important intervention that we can ask the government, and it needs a consolidated effort among the LGUs. Mm-hmm. Parang ang binabanggit nyo, sir, kagaya doon sa ibang mga sektor, kahit na napayagan na sila, yung iba bantulot pa rin o medyo hesitant sila na magbukas kasi ang iniisip nila baka maggastos sila, tas any moment magbago na naman yung polisiya. Same with your group. That's correct. And there's a lot of understanding of how volatile or gaano ka sensitive yung sitwasyon natin, pwedeng magbago, no? But ang kailangan din kasi ng industriya namin is confidence building ng mga travelers na when they spend their hard-earned money on travel, hindi mapunta sa sayang at sa sayang ng pera at sa sayang ng oras ng nagpagpaplan ng travels nila. Opo, Sir Richie, itong sa sector ninyo as we speak, gaano nakalaki yung ibinagsak? Magkano na po yung ikinalugi at mga tao po na nawala ng trabaho, yung inyong mga agent, mga ganun po? Unfortunately, Robert, I don't have exact figures as of the moment, no, but it's good enough to say na malaking-malaki nga yung again, if I compare to prior to the pandemic, to 2019 to 2020, almost 80% ang business losses, no? Compared to 2019, and that continued until 2021.
So malaki-malaki na rin talaga. Kaya going back to the first question of Joyce, kung kumakabawi na kami, medyo patagal-tagal pa kami makakabawi. Opo. Sir Richie, nakaka-apekto din po ba sa inyo pong mga bookings, no? Yung requirement po kasi ng mga LGU na kailangan po at least may RT-PCR or antigen testing, which I believe para po sa mga ibang biyahero ay namamahalan sila sa dagdag ng gastos na ganito. Yes, kahit anong karagdagang gastos pag travel, eh, medyo nakaka-apekto talaga 'yon sa pag-desisyon ng mga travelers, no? So but again, understandably, ito ay isang requirement for everyone's safety. Eh, yung iba talagang they comply with it. But of course, may mga hesitation ng mga travelers pag may mga karagdagang gastos. Mm-hmm. Paalala na lang po ninyo, Sir Richie, para po sa mga kababayan nating nagdadalawang isip pa rin po, no, na bumiyahe, meron sila mga alinlangan o pag-aalala. Oo. Nag-uumpisa na tayo magbukas ng mga borders, nagre-relax na yung mga protocols, pero importante pa rin talaga na to be mindful and to comply with all the safety protocols na ini-implement ng lahat ng sector, lalo na yung sa mga LGUs at saka sa ng national government. For us, ako kasama ng a few travel agents, we are also doing our best to promote to stimulate again travel. So meron na kaming upcoming na campaign which is called Good Morning Turismo. Sinasakupan ng ilang travel agents, and ang objective namin dito ay talagang ma-promote at ma-stimulate ulit yung pagta-travel ng mga first of all, yung mga Pilipino. Maraming salamat po, Sir Richie Tuanyo. Siyan po ang dating presidente ng Philippine Travel Agencies Association at ang general manager ng Asia Reps Travel Services Incorporated. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din sa inyo, Joyce and Robert. Thank you and good morning to all your listeners.